Narinig mo na ba itong 200 million pesos scam na may 400 Filipinos, karamihan OFWs, na na-scam ng isang influencer couple na si Yexel Sebastian at Mikey Agustin? At paano ba nangyari ito? At ano ba yung mga red flags para maiwasan mo itong mga ganitong klaseng scams? Unang-una, pag ang influencer ay nagpo-post ng mga photos or videos na may kasama siyang mga 1 to 200 million pesos na cash, red flag na yan. Pangalawa, kung kahit sino ang mangako sa'yo na magbibigay ng mga 5% or more na kita sa investment mo, that's too good to be true at madalas scam yan. Kasi bihira ka makakakita ng kahit na anong negosyo na pag-iinvestan mo lang, nakikita ng 5% or more per month. At ito po yung inoffer ni Yexel Sebastian sa mga 400 na Pilipino na nag-invest sa kanya. At ang mga ganitong scams, nag-uumpisa yan na magbibigay sila ng kita mo buwan-buwan. 5% a month, siguro for 1, 2, 3, 4, 5 months, maybe up to 6 months. And then pagkatapos nun, hihinto na yung mga binibigay sa'yo monthly. At dun ka na magkakaproblema dahil pag sinubukan mo na silang tawagan, iiwasan ka na nila. Tapos hindi lang yon, ibablock ka pa nila. Ito yung nangyari sa mga investors ni Yexel Sebastian at Mikey Agustin. At dahil dito na Tulfo si Yexel at saka si Mikey, at dahil sa dami ng batiko sa kanya, humarap din si Yexel kay Tulfo at inexplain niya yung side niya. At ang explanation niya ay biktima din daw siya na hindi naman sa kanya pumunta daw yung pera, na binigay lang daw niya yung pera sa isang tao na may pangalang Hector Pantolania. At yung investment na yun daw ay para sa isang casino junket. Alam mo, narinig ko na itong mga casino junkets na ito eh. At dati inalok na rin ako ng mga kaibigan ko nito since 2016, 2017. At palagi ako tumatanggi. At palagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, kalokohan yan. Dahil walang investment na kaya kang kumita ng 5% bonbon na wala kang kailangan gawin. Kasi kung ganun kalaki ang kinikita ng investment, bakit pa ibibigay na negosyante yung kita na yun sa'yo kung kaya niya pagkakitaan yung para sa sarili niya? Ngayon ang problema doon sa sagot ni Yexel na hindi daw sa kanya pumunta yung pera. Ang tanong natin dito, ano, kung hindi sa kanya pumunta ang pera, bakit siya yung nangongolekta ng perang yon? At yung ibang kontrata na pinakita ng mga investors, lumalabas na si Yexel yung nakapangalan doon sa kontrata. Tapos according to the investors, dinedeposit nila yung pera sa account ni Mikey Agustin. Doon pa lang ang daming red flags na parang may kalokohan na nangyayari dito. Pero sabihin na nga natin na totoong hindi pumunta yung pera kay Yexel. Kung ganun, bakit siya nag-aalok ng mga tao para mag-invest dito? Siguro may komisyon siya nakukuha kaya niya ginagawa yun. Either way, kasama siya dito sa investment scam na to. At kumita siya dito. At dahil doon, pwede siya makasuhan at makulong kung na-prove na totoo nga na nang scam siya ng mga tao. And to make matters worse for Yexel and Mikey, imbis na kausapin nila itong mga investors na to at gawa ng paraan at ibalik yung pera nila, iniwasan nila yung mga investors. Hindi lang iniwasan, binlock pa nila yung mga iba sa kanila. And to make matters worse for Yexel and Mikey, nabalitaan na umalis na daw sila papuntang Japan. Bakit mo naman gagawin yun kung wala ka naman talagang kasalanan? At idagdag mo pa, napalaban pa itong si Yexel. Nag-post siya na wala pa daw siyang ginagawang statement at kailangan daw antayin ng tao para pakita doon yung totoong kwento. Bakit pa niya inaantay? Finally, naglabas siya ng video na pinapakita na si Hector yung nag-open ng isang casino, junket at legal daw yan at wala naman daw kalokohan at kay Hector nga daw yan at wala daw kinalalaman si Yexel dito. Pero idagdag na rin natin ha, that this Hector guy apparently has been involved with another scam in Baguio recently. Kaya yung palang medyo kaduda-duda na tong character na to eh. Pero ang pinakamalaking problema ni Yexel is hindi naman si Hector yung humarap sa mga investors na to, kundi siya mismo. At siya ang mananagot kundi niya mabalik yung mga investment na binigay ng mga investors niya. So ano ba sa'yo talaga nangyari dito? Sa totoo lang ha, I think si Yexel naman saka si Mikey make enough money. And I think hindi naman nila talaga kailangan ng extra money. Pero dito nag-uumpisa ang problema ng lahat ng tao. It's called greed. Pero pag tinamaan ka ng greed, naghahanap ka na ng paraan para kumita ng mabilis. Yung mga get-rich-quick schemes. At dahil doon, natukso ang lahat. Natukso si Yexel at natukso itong mga investors. At ano po ang lesson natin dito? Huwag po tayong madadala sa ating emosyon pagdating sa mga investments. Kailangan po gamitin natin isip natin. At kailangan natin pag-isipan itong mga bagay na ito kung nagme-make sense o hindi. If it sounds too good to be true, it always is too good to be true. At walang negosyo at investment nakikita ng ganyang kalaki na ganyang kabilis. At sana po may natutunan tayong lahat dito sa nangyaring 200 million peso scam. At mag-ingat tayo sa ating mga investments at huwag madadala sa mga get rich quick schemes. At yan ang katotohanan.